lang kasi pag may involve na cheating. Parang kinilabutan ako doon sa sinabi mo na yun. Iwanan niya na lang ako kaysa naman may hugot pa rin, may kirot pa rin na makita mo siya kasama ng iba. Alam mo, doon ko lang na-realize na once yung babae napagod na, si Catherine, nakasama ko siya before sa commercial. Hey guys! Welcome to my channel. Ang daming tao na i-stress ako kasi nga ano. Pero kita niyo ba yung background? So, magre-reaction video tayo. Nung music video nila. Feeling ko ito yung last music video nila. Right? Na sila pa. Eh, parang 2 years ago na to eh. Ewan ko. So, ito, panoorin natin. Hindi ko pa siya napapanood ever. So, ito na siya. It's Ben and Ben sa susunod na habang buhay. Oh my God, naiyak na ako kasi alam ko break na sila. Kaya lang kasi, pag may involve na cheating, something like this. Pero totoo ba yun? Hindi natin alam. Pero kapag ka kasi involve na yung cheating sa relationship, masakit talaga yun. But at least may closure. Mas mahirap yung nag-break sila just because they fell out of love. So parang ang hirap lagyan ng closure nung ganun, 'di ba? So ito na. Panoorin natin siya. Ayusin mo ah. Marunong ka ba mag-reaction video? Expert ako dito eh. At least alam mo kung ano magiging totoong reaction ko. Kumainay. Eh mataba pa si Catherine dyan. Kasi payat niya. Ano mo nagre-reaction? Hindi ko naiintindihan yung sinasabi. Wait, naririnig ko pa lang yung boses ni Daniel. Ang nabubwisit na ako dahil baka nag-cheat talaga siya. Si Catherine, nakasama ko siya before sa commercial. And nakausap ko yung mami niya. Yung mami niya, si Tita Min, sobra-sobrang bait. But ano na yon nung nakasama ko siya, parang 10 years, 20 years, 20 years ago. Sobrang bait nila kasi talagang nung nakasama ko siya, as in, siguro hindi niya na ako naaalala ngayon kasi sobrang tagal na talaga, sobrang bata pa namin. Nabakan ko na nga parang. Ay, nag-two times. Masakit ang alin. Hoy, naiinis ako sa'yo. Sino yung nasa panaginip mo? Sa totoo lang, makaka-copyright ako pag tinapos natin yung video na yun. Pero yun na nga rin lang na napag-uusapan natin ng Katniel. So, eto na lang kung anong naiisip natin. Kasi magdagdidilim na dito sa ano namin, background namin. Siguro mga 3 minutes pa yun. So, anyway, so ayun na nga, ikaw, anong masasabi mo sa breakup nila? Ako ano, since hindi naman ako fan na fan ng Katniel. Hindi. Para I mean, lang ano, para lang tawag dito, nanghihinayan lang ako kasi 11 years na pala sila, no? Ang tagal na yun. Yan, saka yung parang, ang liit lang naman din ang mundo ng showbiz na ginagalawa nila. Masakit, lalo na sa babae, ang sakit din makita na kahit sabihin mo na ka-move on ka na. May hugot pa rin, may kirot pa rin na makita mo siya kasama ng iba. Yeah, doon lang naman, yan. Doon lang naman ako medyo na ano, na parang ay, kaya siguro siya pumayat kasi nga sobra na stress din siya sa breakup. Ako naman, alam mo, doon ko lang na-realize na once yung babae napagod na, in-end niya na lahat yung sa relationship, wala nang magagawa yung lalaki. Pero ang lalaki, kapag yun ang umayaw, tapos bumalik siya sa babae, may chance pa na magkabalikan sila kasi ano eh, alam mo naman marurupok yung mga babae, di ba? Lagi ko yun iniisip sa akin and sa relationship ko 6 years na kapag ako yung nag-give up, wala na kasi talaga. Kasi yung babae, bago mag-give up, ginawa na muna ang lahat. Kumbaga parang exactly. 2,000 times, more than million iniisip times na. Bago isipin kung eto ba na talaga yung decision ko. Kasi once na nag-decide yung babae, as in, yun na yun. Exactly. So, ayun lang guys, medyo gusto ko lang talagang ilabas kasi hindi naman talaga ako Katniel, but since nakasama ko si Catherine noon, mahigpit na yakap, Kat. Dahil yung na-experience mo, ay, yun yung marami naman talaga sa kanya, no? As in, yes, pero kasi yung na-experience niya, yun yung ayaw ma-experience nung mga kahit sinong babae, di ba? Yes. So, yung pinagdadaanan niya, at some point, alam ko, kasi siguro napagdaanan ko, pero pagdating sa cheating talaga, lagi kong sinasabi, kung may nahanap ng iba yung boyfriend ko, iwanan niya na lang ako kaysa naman magstay siya with me tapos nag-cheat siya. So, mas tanggap ko pa, 'di ba, na oo, kasi ano, parang kinilabutan ako doon sa sinabi mo na yun. Lagi ko 'yun sinasabi sa boyfriend ko na if ever na may makita kang iba,
wag mong itatry na mag-cheat ka sa akin. Instead, iwan mo na lang ako at pumunta ka, samahan mo siya kung gusto mo siyang samahan. Pero for me, instead of cheating, iwanan mo na lang ako. So ayun guys, may katabi na kami dito. So thank you guys for watching this video. Bye!